Dear Diary, marami ang kukwento sa iyo ngayon. Alam mo, lalo akong sinisipag sa trabaho kasi nagkaka-inspirasyon ako. Salamat kay Crush kasi hindi na ako nalulungkot sa tuwing nakikita ko yung mga ngiti niya. Yung bang nararamdaman kong binibigyan niya ako ng atensyon. Hoy! Dear Diary ka pa dyan. Napakasaya ko ngayon. Nakita ko na naman si Crush. Ayan! Yan, crush mo yan! Tingin mo magkakagusto sa'yo yan? Eh, ang pangit-pangit mo. Hindi ka gaya ko. Ang ganda-ganda ko na. Ang yaman-yaman ko pa. Eh, ikaw! Pangit ka! Ay, naku! Ayan! Labahan mo na lang yan! Diary, kung trabaho ka! Naiintindihan ko naman yung amo ko kasi naiirita lang talaga siya sa kapangitan ko. Pero alam mo, masaya ako kasi malapit ko nang mapuno yung alkansya ko. Oy! Doon na nga. Nakatamad ka kalaro. No, move! Oy! Oy! Pre! Patay! Check up mo muna, pre! Baka nagasgasan yung bola. Naku, Diyos ko, sa kapit ng nanay ko yun. Sino ba yung bumato? Mumar kasi. Grand mentality. Tanga-tanga-tanga. Kuya, tatang ka ba? Tatanga kasi nun eh. Hindi, masarap ka eh! Sarap ka eh! Saktan ka ba? Ha? Bola ko? Bukan ako pa yung mukha. Okay ka lang ha? Hindi, okay lang talaga. Sarap. Okay ka lang ha? Bola ko, tara. Okay na lang. Mukhang may sakit. Minum ka ng gamot. Bola ko, tol! Napakapangit talaga nung sinayon. Nakita mo yung layo. Nakita mo yung ilong. Alam mo, nung nakita kong nagmamadali siya para i-check ako, nawala yung hilo ko. Bait-bait talaga niya. Nag-halt pa nga siya sa mga kaibigan niya kasi nga nasaktan ako. Sabi ko sa inyo, Kevin Durant na naman MVP dyan. Wala, tos, Lebron yan, Lebron. Wala, pre, natalo kay Mark Pingris, tol. Tanga, Mark Pingris, di NBA yun. Slam dunk yun. Mark Pingris! Show ko yun. Ay, show ko ba yun? Ay, binago na. Tignan na lang natin sa finals, mga tol. Tignan natin. Bagong made ata ni Doña Margarita. Sino yan? May amang Incheonese dyan. Incheonese? Incheek na Russia na Vietnamese. Dago! Tara, check na natin. Oo, alam ha. Una-una dyan, una-una. Yeah. Wala traumatic experience. Oh, sa'yo yan, di ba? Oh, sa'yo na. Hindi, tol. Ikaw na nakakita dyan. Magagalit, baby kicks to. Tara na. Pangit. Ano? Dear Diary, today, parang tumigil ang mundo ko. Nagkatitigan kasi kami. Ngitian niya pa nga ako eh. Napakakita talaga niya, lalo na yung kulit niyang buhok. Ang pangit naman. Pagkita pa yung kwek-kwek. Hindi. Kikyan, parang kamukhaan yung kikyan. Tol. Uy! Can I get some fish boy? Grabe yung kabog ng dibdib ko. OMG! Sinubuan niya ako. Kahit napaso dila ko, sobrang saya ko. Napaka-sweet niya sa akin kasing sweet na mga mata at ngiting binibigay niya. Meron kayo bang pinakamatalas na pang-ahit? Meron ka? Alam niyo yung bago kong bingay niyo, Totor Parchix, ganda nun. Huwag tayo nang ihaw tayong noodles, Tors! Sir, favorite ko yun eh. Eh, tama pala, tayo lang. Oh, may tol mo nga tinginan niyo ni Pangit. Mukhang nagkagusto ka. May gusto ka doon? Ako! Magkagusto doon! Alakit ng tingin! Huwag parang binugbog yun eh!
Mas gusto ko pa mamatay kaysa maging girlfriend ko yun, no? Dapat tanga. Mimi ka nga. Dapat na. Uy, salamat nga pala sa mga sandali natin ang masaya. Unti-unti na rin akong bibitaw, kahit ako na lang masasayaw. Ayakapin mo ako kahit di mabilang napatak ng luha ang lumabas sa mga mata ko. Oo, narinig mismo ng dalawang tenga ko. Para akong nasa kluban ng langit at lupa. Sobrang sakit pala. Ayoko nang maging ako. Ayoko nang maging pangit. Okay lang ako. Ano ibig sabihin yan? Obvious ba? Pinapalayas na kita! Bakit po? Ano po nagawa ko? Anong ginawa mo? Ano? Basta, kasi you're nothing but a second grade. You're trying copy. Well, great. Basta, lumayas ka na nga lang! Ano ito po ba? Lumayas ka na? Sana naging maganda na lang ako. Kaya ito, susubok ako ng panibagong yugto ng buhay ko. Dear Diary, napakasaya ako ngayon. Nakita ko na naman si Crush. Ayokong isipin na tinakasan nila ako sa fishbowlan. Baka nakalimutan lang talaga nila magbayad. Sira ang ulo yan! Ayaw magbayad ng utang yung kulot na yan eh! Sampulipo! Mamayang alas 12, pag hindi nagbayad yung mga yan, papatayin ko yan. Alam mo, sobrang nga akong kinabahan nun eh. Kaya wala akong nagawa kundi iligtas siya. Kaya yung pinaghirapan kong ipunin ng 3 taon sa alkansya ko, binuksan ko para lang mabayaran yung utang niya at hindi siya mapahamak. Mga tol, napakasama pala natin. Ano natin? Natin. Ikaw lang. Tol, biroin mo. Kaya pala hindi na tayo nahabol ni Panot. Siya pala nagbayad ng utang natin. Oo nga, no. Umihigay ka ng tawad. Buto ko lang. 1,000 ng utang ko eh. Ikaw magkano utang mo? 50. Ikaw, 9,000 utang mo. Ikaw humingi ng tawad. Tol, ano? Tawad. Wala kami sila lang daw. Ano ba yan? Siya pa nagbayad ng ano? Wala kayo nang i-score. Ako pa magbabayad lagi.
pagka ikaw yung kinain mo doon sa fishbowlan. Pero, seryoso mga tol. Parang kailangan natin humingi ng tawag kay Ngit pa. Napakabuting tao pala nito sa atin. Kung hindi kinapangit nga, ano, mabait pala yan. Parang tuloy tayo kitalo sa kontrabida. Ay, samahan pero, pre. Oh. Naisip ko, kaya mo na mag-isa yan. Kasi baka pag sumama kami dalawa, sobrang galit, biglang mag- biglang manananggal pala yung... Pero, kaya mo na yan, tol. Tol, nakikita ko dyan. Hindi naman magagalit sa atin yan. Kasi nga, mabuti siyang tao. Mabuting tao yun, tol. Tol, ikaw yung humingi ng tawad kasi... Mas malaki kasalanan mo eh. Sa'yo niya narinig yung masasabi ng salita. Sige na nga. Ako na bahala. Ako na hihingi pa ko manhin para sa akin. Yun. Ayos yan. Ako na bahala. Makabait na tayo. Sandali! Ano yun? Ay, gusto ko lang ibalik yung diary ni... Kay Pangit! Kay Pangit to ah! Yes. Wala! Pinalayas ko na yan! Pinalayas ko na! Bakit yun naman po? Wala! Good night! Pinalayas ko na! Nagpursigi akong magpayaman sa pagtsatsagang magbenta din ng mga pampaganda. Akalain mo yun? Naging modelo pa ako. At alam mo, nabili ko yung mansyon ng amo ko noon. Nalulung sa sugal yung dati kong amo. Naghirap siya kaya tinulung ko siya. Kinupkup ko siya bilang empleyado at tinuring ko ng maayos. Saan na to patungo? Hindi ko na kasalang hinahanap ang sagot sa pati. Hindi ko na kasalang hindi ka na nakikinig. Di ko may paliwanag kung anong nararamdaman ko sa kanya. Parang huminto ang oras at ang mundo. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Ganito pala pag umiibig ka. Kaya ginawa ko ang lahat para maligawan siya. Hanggang sa dumating ang araw na sinagot na niya ako. Sobrang swerte ko. Kasi, di lang sa maganda siya, napakabuti pa ng kalooban niya. Kaya kong gawin lahat, mapasaya lang siya. Yung tipong masarap mabuhay dahil alam mong makakapiling mo siya. Yung huminga ka at excited ka gumising sa umaga para lang makasama siya. Maiintindihan naman kita kung sawa ka na kung saan ka sasaya huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Gusto naman niya. Ungas eh. Nga pala babe, may gusto sana akong i-share sa'yo. Oh, may tanong. Dati kasi may nagawa kong pagkakamali sa buhay ko. Na napakabigat sa dibdib kung hindi pa may lalabas. Dati kasi may espesyal na tao sa akin dyan sa bahay na yan. Kaso, nagkamali ako sa kanya eh. Noong time na gusto ko nang humingi ng tawad, huli na lahat. Wala na siya dyan sa bahay. Nangalis na siya.
Inayos siya ng amo niya. Kung may babalik ko lang yung panahon, hindi ko na ginawa yung mga ginawa ko sa kanya. Ngayon ko lang kasi na-realize na ang kagandahan hindi nasusukat sa panlabas na anyo ng tao. Kaya nga, ang swerte ko sa'yo eh. Mabait ka sa kapwa mo. Mabait ka sa katulong mo. At bonus pa ang ganda mo. At ka umiyak, babe. Sinasabi mo na nakatira dito. Si... Walang iba kundi ako. Si... Pangit! Oo! Paano nangyari yun? Kasi pangit! Matagal na kitang mahal. Marami akong mga bagay na ginawa para sa'yo. Kung nandito lang sana yung diary ko, papatunayan ko sa'yo lahat. Diary? Ito? Saan mo nakuha yan? Naglinis kasi ako kanina. Nakita ko ito kaya naalala ko siya. Ang tagal kong tinago nito. So, ibig mong sabihin, ikaw si Pangit? Oo. Si Pangit. Ikaw si Pangit? Oo, ako nga yun. The end na. Ba't parang bitin yung storya? Tapos noon, namuhay sila ng napakasaya at napakamatiwasay. At tayo yun. Tayo? Oo. Tayong dalawa yung nasa storya. Kahit limang beses ko pang sa araw-araw ikwento sa'yo yung buhay natin. Hindi ako magsasawa hanggang sa maalala ko lahat-lahat ng nangyari. Hanggang sa gumaling na yung amnesia mo. Ayakapin mo ako kahit hindi na totoo. Bilog ang mundo. Lagi nating tatandaan na ang kagandahan ng panlabas na anyo at ang kayamanan ay pansamantala lamang. Ngunit, ang kabutihan ng puso at kalooban ay permanente. Maiintindihan naman kita kung talagang sawa ka na, kung masasaya ka sa iba. Kung isipin pa, handa na kong kalimutan ka. Oks lang ako. Okay lang ako. Dito lang ako. Okay lang ako.